Ciao, ASAL adventure. This is your Kuya Al, and welcome to another adventure. But this time, we're not cooking. We're not doing our plant also, but I'm going to cut my hair again. This time, I think I want to keep it a bit shorter since sabay lang tayo most of the time. And medyo nakaka-stress na ng konti yung hair ko kasi lagi siyang nakakover sa face. And as you can see, ang dami na nating white hair. Did you know na stress din daw yung nakaka-contribute ng pag-white ng hair? According to study yan, nabasa ko. Sometime in 2013 yata, parang they considered na stress is one of the contributor why pumuputi yung magang pumuputi yung hair na. Well, aside dun sa genetics, yun naman, kasi nasa family ko rin. May among us full white hair na rin. Gray and white. Buti na lang, wala namang masyadong bald sa amin, sa family. And since wala na rin charge, kaloka, kaloka. Kasi ilang days ko nang sina-charge to. Kaya imposible na wala rin siyang charge. And I decided to vlog this na rin kasi wala rin naman akong makausap. So, tayo na lang mag-usap. Since I want this my hair shorter, sana mag-last na naman yung charge ng ano. According pa dun sa isang nabasa ko, pag if you have parang mga hyperthyroidism, mga ganun, minsan daw nakaka-contribute din yun ng pag-white ng hair. Tapos pag may autoimmune deficiency ka, isa rin yun. Yun yung mostly yun yung mga mayroong alopecia. Tapos pag low yung low ka in vitamin B12, isa rin yun sa nagko-contribute. Sana hindi mapawawala itong hair ko kasi yung charge ng mga natin. And yung smoking din daw, nakaka-contribute yun sa pagputi ng hair. Kasi yung mga hair follicles mo, may mga cells yun. Tawag dun daw, melanin yun. Tapos bumababa yung, ano, yung mga creation ng cells mo. Pakuyakin nga. Dito naman tayo sa kapaka-panak. Naisip ko, okay lang naman kung medyo hindi masyadong maganda yung magiging cut ng hair ko ngayon kasi wala naman nga tayong ginagawa most of the time. Well, hindi sa walang ginagawa pala. Nasa bahay lang din tayo most of the time. Kasi marami rin pala tayong ginagawa. Like this, vlogging. And malaking bagay din dahil at least habang walang work, busy-busy tayo sa mga contents natin. And sobrang nakahappy ako kasi medyo tumataas na yung engagement ng mga videos natin. Meaning yung mga views. I have some friends from grade school. Ay, si Edgar Ignacio. Hi, Edgar. Siya sa mga very close friends ko nung grade school sa St. Martin de Porres. Hi dun sa mga classmates ko before sa St. Martin de Porres. Happy ako dun kasi almost every Christmas season, every December, nagkikita-kita kami for our simple get-together lang. We had our grand reunion noong 2019, before nag-pandemic. Tapos nandun din yung mga teachers namin. Well, in fact, even si Mrs. Factory, she was there, and unfortunately, she passed away recently. My condolences to her family. She's a very nice teacher. Most of our teachers naman from grade school are very nice. Para mga second parents na rin namin ng grade school. I remember yung grade school ako, one of the closest teacher ko doon was si Mrs. Tanghal. Meron pa kaming group before ng grade 6. Si Miss Tanghal, nakita niya, kami palagi yung magkakasama sa yung group of guys. So, she formed yung mga first letters ng names namin
to form a name. There was Jonathan, Ed, si Edgar, nanonood din ng videos natin, si Ernesto, si Lawrence, my cousin, si Belarmino, who's in the States now, si me, Al, and then Gregorio, Jilbag, J-E-E-L-B-A-G. Tapos nagkaroon pa yun ng junior kasi may grade, taga grade 5, si Joel Sudit. So really a good friend. Tsaka si Ronaldo Domingo. Most of us are from Paumbong lahat. Kasi almost every after class, kami-kami rin yung sabay-sabay umuwi. Tapos halos kami-kami rin yung magkakasama na nag-join ng Knights of the Altar. Yung mga servers sa simbahan. Can't wait na makauwi ng malolos. And for sure, mga kapatid ko, cut ko rin yung hair, ang ama, even si nanay. Hindi ko alam kung ano na magiging announcement, kung if will be extended from another ECQ. Well, baka by the time you watch this, meron ng announcement. Because today is the last day of ECQ. But whatever it is, sana lang maging okay na tayong, magiging okay na tayong lahat soon. This can be one way of stress reliever din. I guess yung stress naman, it will start lang if yung sobrang ano tayo, stagnant. You're not doing anything. If you keep yourself busy doing something, siguro anything that, you know, will make you enjoy. Anything that you enjoy. Yung hindi mo mararamdaman yung oras na lumilipas. Kasi kanina nga, I just realized, huh, Friday na naman pala. Another week has passed. Maganda rin yung you're still connected with the people na you grew up with. Kasi with that, marirealize mo yung how strong your foundation was through that. Parang going back through your roots. Sa Paumbong pa naman, halos magkakakilala din lahat ng mga tao. Kasi hindi naman ganun kalaki ang Paumbong. And every time ka makakapasyal, yung mga kauwi sa hometown mo, may fresh breath of air lagi. Kasi yun yung, it's the air that you breathe for how many years, you know? Paano man yung amoy nun? Pero pag Paumbong, pagka yung mga provinces, mas fresh yung mga air compared dun sa pollution dito sa Manila. Kapa-kapa system ng haircut eh. I don't use a comb, so I just use my hand. Actually, ilang months ko rin pinag-aralan from YouTube on how to cut your hair nung nag-start yung pandemic. And marami din gumagawa ng sarili na lang haircut. Yun nga, one reason is that na nasusunod nila yung style na gusto nila. And sabi naman, it's a trial and error. And ang good thing doon, haba pa rin naman yung hair mo, so you can still do it the next time. Kung pumalpak naman yun. We miss yung mga sisters ng St. Martin de Porres. Order, Dominican orders yun. Sila Sister Celia, Sister Teresa. Feeling ko yung shorten ko pa yung bangs ko, front hair. Sabi nila wala naman daw solution sa white hair. Well, pag genetics, of course, you can just color it. Pag may mga autoimmune deficiency ka, mga meds, yung pagloka in vitamin B12 yun. You can take mga vitamin B12. And smoking, you can just quit smoking. Nevertheless, you just accept the way things are. Nag-age naman lahat talaga. Kailangan lang nag-age ka gracefully. Meaning, may sense yung life mo, may direction ka. I have my mirror here in front. Round mirror. Sabay ko na yung beard ko para malinis talaga. And hindi ako mukhang stress na stress. Ayoko lang nung wala akong beard kasi masyado ako nagmumukhang bata. Parang totoy na totoy. Pwede ko pang mabawasan yung top ko. Makapal. Yung back lang, hindi ko sure kung ano na itsura talaga. Kung okay naman. I wonder kung ano na yung itsura din ng mga plants.
propose sa Manolos. So sana talaga matapos na yung isip. And then I miss my amang and nanay na rin. I miss biking, kitangan, kumain ng lugaw, yate Esperanza. I miss my mga pamangkin, si Pepen, si Vincent, si Maha, yan sila Jazz. I wonder, no? Paano kaya kung hindi na-invent yung technology ng internet tsaka yung face call? Siguro magubuang tayo na kunwari ilang mga sa atin hindi nakikita yung family natin o yung mga mahal natin sa buhay na ganitong setup ng pandemic, ECQ. Super stress siguro tayong lahat. Can't wait na to visit yung other places. And I'll share it to you kung ano mga adventure yung magagawa natin this coming days. Kaya just hang on there. Kahit yung mga crazy adventures natin, yung mga drive arounds natin. I think parami pang cheeses dyan. Ayusin ko na lang. I-review ko yung video. Nakakatuwa, iba yung feeling mo pagka nakikita mo yung mga old friends mo. No matter kung anong estado sa buhay now. Yun lang yung importante din. Pag nagkikita-kita kami, hindi we don't talk about anything kung ano yung achievement sa buhay kasi hindi naman doon nasusukat yung pagkatao na isang tao. It's on how you live your life. And happy ako that most of us are maayos naman yung buhay. Hindi sa yaman or sa estado. Yung surviving lang most of us naman. And it's a big blessing already. Kasi alam ko yun eh, sa mga reunions minsan payabangan ng mga sa mga batch namin, hindi naman kami. Luckily. Kaya, pag nagkikita-kita kami, parang mga bata-bata lang din ng kwentuhan, mga laro, and then we're just like kids every time we'd see each other. So, to you mga Martinians, keep safe and God bless you all. And magkikita-kita ulit tayo very soon. Just always remember, panatilihin malinis sa puso para sa maliwalas na buhay. This is your Kuya Al saying goodbye and please like, share, and subscribe, and comment on my videos. If you have any other suggestions for our adventure, please let me know. And I hope may natututunan kayo kahit pa paano. Ako din, ang dami ko natututunan sa every episode natin. And thank you so much. God bless you all. Keep safe. Ciao! Happy ako dun sa gupit ko. Buti na lang. Kasi dead bat na rin na tong ano ko. Lagi na lang. Pero okay na. Bye. Ciao.